Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo, dahil ngayong araw na ito ay pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa. Philippine Air Force bibili pa ng mas maraming fighter jets, Philippine Coast Guard di nagpahuli, bibili pa ng malalaking barko. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang Philippine Air Force ay nag-iisip na makakuha ng mas advanced na bersyon ng Mach 1.5 na may kakayahang FA-50 light combat aircraft ng South Korea. Yes, it is an option. The FA-50s is a good lead-in trainer fighter aircraft na rin, halos multi-role, pwede siyang mag-air to ground. It can be considered almost as a multi-role aircraft dahil nakakagawa ito ng air-to-ground missions, o air-to-air. Nagbibigay ito ng magandang pagkakataon sa pagsasanay para sa mga piloto na umakyat sa mas mataas na performance na sasakyang panghimpapawid. Sabi ni Philippine Air Force Chief Lieutenant General Connor Anthony Canlas Sr., sa isang panayam ng media noong Lunes, kamakailan ipinakita ng Korea Aerospace Industries ang mga plano nito na i-upgrade ang hanay at kakayahan ng FA-50 na sasakyang panghimpapawid nito, sa pamamagitan ng pagtaas ng kapasidad nitong magdala ng gasolina at mga armas. Ang Philippine Air Force ay mayroong 12 na FA-50 na nakuha nito mula sa KAI sa halagang 18.9 bilyon pesos. Ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay tinatawag na ngayong FA-50PH at ngayon ay ginagamit ng PAF para sa 5th Fighter Wing nito. Ang paghahatid ng sasakyang panghimpapawid ay nagsimula noong November 2015, at natapos noong May 2017, ang FA-50PH aircraft ay nagkaroon ng binyag sa sunog sa kampanya sa Marawi City, kung saan ito ay mabigat na ginamit para sa close air support mission roles, kasama ang kagalang-galang na OV-10, Bronco, turboprop attack aircraft, SF-260 light bombers, at iba't ibang attack helicopter ng Philippine Air Force. Ito ay may pinakamataas na bilis na Mach 1.5 o isa at kalahating beses sa bilis ng tunog at may kakayahang malagyan ng air-to-air missiles, kabilang ang AIM-9, Sidewinder, air-to-air at heat-seeking missiles, bukod sa mga magaan na automatikong kanyon at mga bomba. Habang ang Philippine Coast Guard ay plano ng dagdagan ang malalaking barko nila, ang Philippine Coast Guard ay naghahanap ng mas maraming 77-meter multirole response vessel, katulad ng mga pinakabagong sasakyang pandagat nito ang BRP Teresa Magbanua at BRP Melchora Aquino. Ginawa ito ni Vice Admiral Eduardo Fabricante, PCG Deputy Commandant for Operations, sa isang courtesy call sa mga executive, mula sa Mitsubishi Heavy Industries Shimonoseki Shipyard at Toyota Tsusho Corporation noong Martes. Sa panahon ng pagpupulong, ipinarating ni Fabricante ang posibilidad na makakuha ng karagdagang mga unit ng 77-meter MRRV, na katulad sa Kunigami-class vessel ng Japan Coast Guard. Sabi ng PCG sa isang post sa Facebook, ibinahagi rin ni Fabricante ang partisipasyon ng BRP Teresa Magbanua sa Regional Maritime Pollution Exercise 2022 sa Makassar, Indonesia, mula 22 ng Mayo hanggang 29, ang kauna-unahang misyon nito mula nang italaga ito. Ang dalawang sasakyang pandagat, ANIA, ay edi-deploy sa West Philippine Sea at sa Philippine Rise. Ito ay para mapataas ang tibay at kakayahan ng PCG sa pagpapatrolya, dahil ang nasabing mga capital ship ay maaring manatili hanggang 14 na araw sa dagat. Sabi nito, sa panahon ng pagpupulong, hiniling ni Toyota Project General Manager Yasunori Yamaguchi ang mga ulat mula sa PCG sa katayuan ng pagpapatakbo at kondisyon ng mga parola para sa kanilang aids to navigation rehabilitation project. Tinalakay din ng mga executive ng Japan ang pagpapalawak ng Vessel Traffic Management Service sa buong bansa. Sabi nito, kaya hihintayin natin ang pag-urong ng dalawang plano na ito, at sana nga ay magkaroon agad ng budget para dito. Sa susunod ko pang video, pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol sa ating depensa. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.